At ang dahilan kung bakit kami sumakay ng habal-habal ay para makilala namin ang Sama tribe. Sila raw ang first dwellers ng Samal Island. Pwede po ba? Pwede po. Okay. Pwede. Yun! Game! Yay! Yay. 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 Maturo kami! Game! Yung dance pala nila para sa pasasalamat sa harvest nila nakukuha, para sa blessings, kung may special events daw yung ginagawa nila, kung may kasal. Dance steps, madali siyang sundan, pero habang tumatagal, nakakapagod din pala siya. Kasi tinatanong namin kung gaano katagal silang sumasayo eh. Parang 15 minutes daw. Nakakatuwang isipin na sa loob ng ilang minuto, agad kaming tinanggap ng Sama tribe sa kanilang lugar. At hindi yun yung ine-expect ko. Natuwa ako kasi first time kong ma-experience yun, makatikim ng ganong klaseng kape. At yung kape na ginawa nila, parang binuro nila yun. So parang 70% corn, tapos 30% yung coffee. Parang nasa anahaw leaf, yung parang heart shape siyang ganyan. Tapos inask namin kung bakit doon nakalagay. Ibig sabihin pala nun, kaya doon nakalagay, parang nakakadagdag ng doon sa sarap ng coffee, yung amoy ng leaf. Magat siya sa coffee. Perfect partner daw sa kape nila ay ang traditional delicacy nila na amik. Which is made of rice and sugar. Amik! Sobrang sarap niya! Sobrang sarap niya, hindi, and katamtaman lang yung tamis niya. Natabig niyang ganun. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nadulas yata sa kamay niya. So kami, nag-decide kami nila Ate Glaiza na gawa na lang kami. Kami naman magluto. Paano? So paano po una? Ito po, di ba? Agagal po. Parang meron sa coconut shell na matigas na. Tapos parang may butas-butas siya. Parang strainer sa atin. Tapos doon nilalagay yung rice na cream. Tapos, itatapat siya sa lutuan. Tapos, nandito yung coconut shell. Yung tulong-tulong talaga kami. Tapos, nag-chant pa kami. Sumasayaw pa kami. Sobrang saya nun. And it's great that tinuturuan doon nila yung kids na gawin yun. Si Ate Glay, habang nagbibit ako ngayon, di ba nagbibit ako, yung naglalaro lang kami. Gumawa siya ng kanta. Eh, composer yan si Ate Glay, di ba? Nagsusulat talaga siya ng kanta. Kanta dun para sa mga bata na sinasabi nga ni Nanay Arcelina, next generation daw nila, na mapapamana daw nila yung mga tradisyon na ginagawa nila from ninuno pa nila noon pa. Para may magko-continue, ganyan. Okay, 1, 2, 3, go! Ang ating ninuno ay dapat nating alalahanin. Masaya po kami na binisita nila kami dito. At saka nagluto po sila ng mga masarap na. Ang ating ninuno ay dapat nating alalahanin.